Hello mga kapatid, welcome to our channel. Kamusta na? Ito po si Glenda, isa akong two-time breast cancer survivor at ang pag-usapan natin ngayon ay ang double mastectomy or bilateral mastectomy. Ito po yung tinanggal ang parehong breasts, okay? Bakit ba nagkakaroon ng ganyan? Bakit ba tinatanggal pareho ang breast? Kahit pa minsan yung isa lang ang nagkaroon ng cancer, bakit dalawa ang tinatanggal? Ba't yung iba naman hindi? Yan ang madalas na tanungan eh. At ako po bilang naging pasyente po ako ng cancer, stage 3C po yung sa akin, isa po yun sa mga napag-usapan noon, napag-discussionan, pero not with my doctor but with a friend na miniting ako. Oo, nung ako'y na-diagnose at nag-announce sa Facebook. Okay, una muna, ano ba yung pinagkaiba ng double mastectomy at ng bilateral mastectomy? Actually, pareho lang po yon. Removal of both breasts. At ang dalawang posibleng dahilan po ay una, part ng treatment, kung kunyari pareho talagang naapektuhan, or yung iba naman preventive. Lalo na po yung may presence ng BRCA, yan, gene mutation. Okay, parang ganun yung ginawa ni Angelina Jolie eh, okay? At kung mapapansin nyo, baka po minabalitaan na kayong friend na ang kabilang breast lamang ang nagkaroon, kunyari yung right lang, pero pati yung left breast ay pinatanggal, or left breast lang ang nagkaroon, pati yung right breast pinatanggal. Bakit po ba ganun? Bakit po ba ginagawa yon? Pero hindi naman ginagawa ng lahat ng tao. Okay, alright. Ang sasabihin ko po sa inyo ngayon ay hindi doctor's advice kasi hindi po ako doktor. Ako po ay pasyente. So ito po ay hindi po recommendation na kung ano ang dapat ninyong gawin kasi ito po ay isang bagay na i-discuss niyo with your doctor. Ang i-share ko po ngayon ay yung prosesong dinaanan ko kung bakit ako nag-decide na gawin yung ginawa ko. Ano bing ginawa ko? Wala, isang breast lang yung yung ni-remove ko. Ano lang yung affected area, yun lang. Okay, una, ano ba yung mga apat na reasons, apat na proseso kaya hindi ako nag-undergo ng bilateral mastectomy? Okay, or yung dalawa yung pinatanggal. Ang affected area po sa akin, right? Okay, right, o, diba? Pantay, oh. Walang kabakas-bakas. Yalata. Okay. Alright, bakit po? Ano po ba yung ang decision? Una, nung pong na-diagnose ako na may cancer, actually, yung mga friends ko, yung mga co-directors ko, ayaw pa nilang ipatanggal. So, nag-alternative pa kami. Ayaw nila. May babawas. So, ayaw ko rin naman. Okay, pero eventually po, nagpa-surgery din ako. Yung isa yung tinanggal. Pero bakit isa lang? Kasi po, unang reason, yung surgeon ko, hindi niya naman nabanggit. Yun ang option na dalawa ang tatanggalin. Wala po actually nagbanggit at all na dalawa ang tatanggalin. Pero dun sa friend ko, dalawa ang tinanggal. Isa lang ang affected area. 3D nga lang siya, stage 3D. Is at triple positive kami pareho and she's younger than me. Pero isa lang po, ay hindi, isa lang ang affected na area, dalawa ang tinanggal sa kanya. Hindi lang yon. Pati ovaries po niya pinatanggal din niya. Okay, may isa naman akong friend, isa lang affected area din, isang breast lang din ang tinanggal, pero yung ovaries niya pinatanggal. Okay, bakit may nangyayaring gano'n? It's a discussion po, it's a matter between the doctor and the patient. Okay, may iba, talagang kasama ito sa gamutan, yung iba prevention, yung iba nagpapatanggal din for personal reasons. So ayon ng mauli kasi sabi nila, baka pagka hindi pa yan tinanggal, mauulit pa yan. Yung iba pa kasi, yung pagka yung cancer case ay nag-feed sa hormones na nire-release ng ovaries at ng ibang parte ng katawan. Sabi nila, patulugin na yung ovaries na yan para hindi na ako pag-release. Ayaw na rin kasi nilang mag-release pa ng anything na mag-feed sa cancer para magkaroon ng posible na ng mga recurrence. Parang ganun yung mga maririnig natin na explanation. Okay, so yung friend ko pinatanggal niya both. At ito ay pinag-usapan nila ng doktor niya. Ito ay mahaba-habang usapan at again, ang pwede lang po mag-decide sa aspetong ito ay tayo at ang doktor, sa payo ng mga doktor. Okay? So, kaya hindi ako nagpa-remove ng both breasts. Isa lang, yung affected area lang unang hindi naman niya na-bring up. Pangalawa, well, actually, naano muna yan, nabanggit muna rin yan sa usapan namin with a friend. Meron din kasi kaming schoolmate before na nagka-ganon din yating karamdaman. Tapos, yun sa napagkwentuhan, sabi, patanggal mo na yan pareho. Patanggal mo na yan pareho, Glenda. Kasi, baka bumalik-balik. Hindi ko rin yun, hindi ko rin ginawa. Okay, isa lang yung pinatanggal.
At hindi nga yan na pag-usapan at all. Hindi yan na bring up at all ng any of my doctors. And I trust them immensely. So, ang ibig sabihin, hindi ko yun kailangan gawin. Okay, number two. Nung pong ako ina-surgery na, etong breast area, di isa lang tinanggal. So, lalagyan ka rito ng parang granada. Dito, di ba? Yung mga nag-surgery ng breast cancer, alam niyo yun, di ba mga kapatid? Dito, nakalimutan ko yung pangalan. Pero, meron parang ginakabitan na bote to drain the fluid, excess fluid. Ngayon, maliban doon, itong part ng chest, parang nahati yan sa limang parte. Magkakaibang parte, lima. So, iba, bawat parte, iba-iba yung sakit. So, imagine kung dalawa yung tinanggal, sobrang sakit nun. So, yung mga kapatid natin na nagpa-bilateral, ang tapang niyo po mga kapatid. Sana po okay na kayo at sana po mabilis ang recovery. So, ang sakit talaga. And then, ini-imagine ko, kasi kapag ka isa tinanggal, sa kabila ka na lang pwede mag-blood test or mag-extraction. O yung chemo mo, magpapalagay ka ng port dito or kung saan man. Kasi doon na idadaan yung gamot. Di ka pwede tusukan kung saan-saan eh. Okay, so dobling hirap yun. Tapos dalawa rin yung granada. Nakakita ko ng picture sa Facebook ng isang araw. So ang hirap, sabi ko, buti na lang isa. Hindi ko rin yun talaga kinonsider. Tsaka sabi ko, hindi talaga. Okay, third reason. For me, isa lang tinamaan. Preserve ni God yung kabila. Preserve ni God yung kabilang breast. And I would like to honor that. I would like to take care of that and protect the other breast na talagang, okay, hindi inalaw ni God na maapektuhan yun. I will protect it. I will take care of it. Now, wala po tayong question sa mga kapatid na nag-design. Patanggal na yung kabila nila. Again, personal na decision po yun. Wala pong pwede mag-question sa kanila kasi syempre iba-iba naman po tayo ng mga pinanggagalingan. Iba-iba naman po tayo ng mga kinukonsider for our decision. So, meron po tayong common respect sa decision ng bawat isa. Yung sa akin, ang inisip ko naman is preserve ni God yung isa. I will continue to preserve it and protect both. Okay, and my body, okay, ang pinagdadasal ko na lang ay talagang wala nang magkaroon kasi ang dami ko nang ginagawa. Sabi ko, Panginoon, tuloy na tayo ng wala ng cancer kasi para makakilos tayo mabuti, okay? So, yun yung naghikap pa ako. So, yun yung third reason, okay? Preserve ni God. Number four na reason ay ang sabi kasi is para hindi na magkaroon ng cancer. Pero meron po kasing proofs na rin at isa ako sa mga dumanas ito. No breast does not mean no cancer. Anong ibig sabihin? Diba, nag-recur yung cancer ko. Right side yung una kong cancer. Tinanggal yung breast. Tinanggal talaga buong breast. Alam nyo ba kung saan nag-recur? Sa right side pa din, sa may axilla area. Dito sa may kilikili. Ito ko tuturo sa inyo. Dito. Okay, sa mga recurrence po, 2% lang po ang nangyayaring ganon. 2% sa may axilla area. Very rare po yun at yun pa rin nangyari. In fact, maliban po sa axilla area, yung ibang mga sisters, pwede sila magkaroon dyan sa area kung saan yung tinanggal na yung breast tissue at doon sa mismong scar. Kaya po pag sinecheck yan ng doktor, pansin nyo yung scar, hinihi po na ganon, no? Dinadaanan niya na doktor. Sa akin, ganon eh. Dinadaanan yung scar, hinahawakan talaga ni doktora. Tapos kinakapanin talaga, why? Kapag po kasi nagkaroon pa ng cancer doon at wala ng breast tissue doon, malaki po ang possibility na baka yan ay medyo kumalat na sa ibang parte. So, pinagdadasal talaga natin ay wag na. Sa akin po, rare sa kabilang side. At doon po ay side na walang, wala ng breast tissue ha. Buti sa axilla. So, naagapan naman po at kumaling. So, ibig sabihin, no breast does not mean no cancer. Pero yun naman po kasi ay may dati ng case, okay? Advanced stage po yung dun sa affected area. As for the other area, pag tinanggal, maganda po ang tanungin natin dito ay ang doktor. Kung ano po yung probability na talagang hindi na magkakaroon dyan kasi wala namang history ng cancer, tinanggal lang talaga, wala. Sana talagang walang-wala na, di ba? Kasi alam niyo naman, medyo tricky yung cancer. Again, ito po ay personal na proseso ang pinagdaanan ko, mga kinonsider ko, kaya ako nag-decide na yun lang isa. And it was not even a very difficult decision for me, and until now, I have no regrets naman, okay? Para sa mga kapatid natin po na nag-iisip, maganda po na ma-discuss nyo to with your doctor. At magtanong din po kayo ng mga kaibigan natin na nakapag-bilateral. Sila po ang mga naghihikap na ito kasi nagbabike ako eh. Ayan.
maganda po sila ang mga naka-experience na itanungin din natin. Ito po ay side lamang ng isang tao na hindi nagpa-bilateral mastectomy. Magandang malaman din po nyo ang side ng iba para po balanse, ma-weigh nyo ang mga bagay-bagay ngayon. Nung po rin kasi akong nagkikimo at tinanong ko rin iba't iba, pati yung mga nag-alternative. Kaya isang reason kaya hindi ako nag-alternative na kasi natanong ko din yung mga kamag-anak ng nag-alternative, sila din yung nag-discourage sa akin kasi yung kamag-anak nila na nag-alternative either nag-jump yung case na tumaas or namatay. So sabi niya, Glenn, magpa-doktor ka na lang kung gusto mo i-combine, pero chemo ka muna para mas okay. And wala rin po ako regrets. It's been 4 years, more than 4 years since my surgery, and okay naman po ako. Ay, nakapag-bisikleta na. Okay. Feeling ko tinutubuan ako ng konting muscle. Okay. So mga kapatid, yun po. At sa lahat naman po ng mga nagkikimo on treatment, kumusta? Naka-bilateral ka ba sis? Or naka-isa lang? Kung ano man po yan, I wish you the best. Keep on praying lang and keep on following your doctor's instructions. Kain ng maayos. Dalisan ng pagtawa. Iwas sa stress. And syempre, kung may mga side effects, kasama po talaga yan sa ating journey, sa ating battle. If you need a guide to help you deal with your side effects and life itself during chemo, emotionally, physically, psychologically, and spiritually, may guide na po tayong ginawa. It's still available, discounted pa rin, ang Stage 3G. Okay, mahaba title, pinapa-click ko na lang, Stage 3G. Okay, so available, punta lang kayo sa www.thepinkytown.com. para maintindihan nyo muna ang nilalaman ng mga libro at yung discount para ma-appreciate natin. Okay, kasi combination yun ng 4 na libro tapos diniscount, tahinati pa yung presyo. So, ayan. Alright, so go to www.thepinkytown.com para po sa detalye kung paano magkaroon ng sariling personal guide sa cancer treatment and life itself during chemo. Alright, again, maraming salamat po. Nawaya, nakatulong sa atin. Nakatulong po sa inyong lahat ang ating kwento for today, ang ating discussion tungkol sa bilateral mastectomy or double mastectomy. Muli, ito po si Glenda, ang inyong kapatid. Keep on praying. Kung may tanong po kayo, i-comment nyo lang po dyan. And huwag nyo pong kalimutang i-share ang mga videos natin. Pusuan ang mga videos natin, i-like, i-share sa inyong support groups para po marami tayong ma-share ng information. And kung may mga topics kayong gusto nyo i-discuss natin, i-comment nyo rin po dyan. Alright? Sa lahat ng mga nagmamarathon ng ating videos, thank you. Ayan, yung mga nagko-complain, tagal ko mag-upload. Eto na. And then sa lahat po ng bumili na ng ating ebook, thank you. Sa lahat po ng hindi pa bumibili, just go to www.thepinkytown.com. Discounted pa rin po ang Stage 3G. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, kung may nakikinig or habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!